Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila, Tong Eats. Yan, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Meron po kasing kumakalat na balita na ito po kasing Showtime ay matatapos na yung kanilang kontrata sa GTV. At sa pagtatapos daw ng kanilang kontrata sa GTV, sa Channel 11, ay lilipat daw sila di umano sa GMA Network Main Channel. O ano ba yung main channel ng GMA Network? Yung GMA 7. O. At ito raw ay mangyayari ngayong year 2024. So ang tanong ko, paano mangyayari yun? Eh, di ba ang nasa GMA, itong tahanang pinakamasaya? Di ba? So paano mangyayari itong It's Your Time ay lilipat sa GMA 7? Oh. So, ibig sabihin, may aalisin. Nako. Ibig sabihin, may matatanggal. Nako. Paano na yan? Kasi mga kababayan, itong tahanan pinakamasaya, matatapos ang kanilang kontrata sa GMA, itong Tape Incorporated, matatapos ang kanilang kontrata sa December 2024. So, pwedeng ganun, di ba? Pagkatapos ng kontrata ng Tape Incorporated sa GMA, kasabay ng pagtatapos ng kontrata ng It's Showtime sa GTV, lilipat itong It's Showtime sa GMA 7. So, itong Tape Incorporated, itong tahanan pinakamasaya, hindi natin alam kung marerenew ang kontrata o hindi. Ngayon, ganito pwede mangyari dyan. Kung sakaling marerenew yung kontrata, at eto ngang It's Showtime ay pupunta na sa GMA 7, ibig sabihin, sila yung papalit dun sa GTV. Diba? Hindi naman papayag itong It's Showtime na maging pre-programming sila ng programa ng tape o kaya after ng tape na programa ng tape o sa panghapon. Hindi papayag ng It's Showtime. Kaya nga sila umalis sa ano eh, diba, sa TV5. Kasi nung pumasok itong Itbulaga, eh napunta sa Itbulaga yung ano, noon time. Ngayon, itong It's Showtime inaalok ng TV5, makapwede before kayo ng Itbulaga o kaya sa hapon. Eh mataas ang pride nito. It's Showtime, hindi sila pumayag. So umalis na lang sila ng TV5 at yun, lumipat nga dito sa GTV. Kaya ang nangyari, GTV, Channel 11, It's Showtime. GMA 7, tahanang pinakamalungkot. TV5, Itbulaga. Legit Itbulaga. Sabay-sabay po sila, 12 noon. Sila po yung mga noontime shows na naglalaban-laban ngayon. So, ganun ang nangyari. Eh, kung lilipat nga itong It's Showtime sa GMA, ano yung palit? Palit lang ba? Palit lang itong tahanang pinakamalungkot at It's Showtime? Kung marerenew yung kontrata, eh, pag hindi narenew yung kontrata, eh, goodbye my teacher, goodbye na. Di ba? Goodbye my teacher, goodbye na. O kaya naman, etong tahanan pinakamalungkot ay sa GTV. Oh. Eh kasi sa totoo lang ah, kung merong programa diyan sa GMA, ah, sa kanila lang, wag na natin pag-usapan Itbulaga kasi wala problema sa Itbulaga eh. Kung pagpipilian ng It's Showtime at itong tahanan pinakamasaya sa dalawa, sino ba ang dapat na nandun sa main channel? Eh di dapat yung nasa main channel, yung lumalaban sa TV ratings. At yung lumalaban din sa ano, sa online views. Siraulo ba ang GMA na ilalagay nila sa kanilang main channel yung isang programa na wala nang nanonood, bagsak na sa ratings, at tinatakbuhan na o. Ako dito, iniiwasan na ng advertisers. Diba, hindi naman ganun yun eh. Negosyo yan eh. So, hindi papayag itong si ano, si sino ba? Hindi na si Goson eh. Sino ba yun?
sino ba yung pumalit, hindi na siya papayag na malugi itong GMA. Kaya ilalagay nila yung talagang lumalaban sa ratings at ito ngang It Showtime. Lalabanan ngayon itong It Bulaga ng TV5. Kaya nga git-gita ng laban ng dalawa eh. Itong ano, tahan ng pinakamasaya na pag-iiwanan na yan eh. Si Procnoy lang na nag-iimbento na ano eh, ng ratings na kantarantaduhan eh. 56%, ilang percent yung walang ya, 59%. Ano yung kalahati ng buong mundo nanonood sa kanila? Bokmoy talaga yan eh. So kung pagpipilian ng GMA kung sino dun sa dalawa, pipiliin nila syempre It's Showtime. Hindi yung tahan ng pinakamasaya. Hindi naman itong GMA, oh, sige, naawa kami sa inyo eh. Total may pinagsamahan tayo. Sige, dyan lang kayo. Dyan lang kayo sa GMA kahit malugi na kami. Hindi naman ganun yun eh. Negosyo yan eh. Walang kaibigan sa negosyo. Di ba? So, ang mangyayari nito, malamang, may etsapwera, itong tahan ng pinakamalungkot, lilipat ngayon ang It's Showtime sa GMA 7. Kaso ang problema, meron pa palang problema. Tabasahin nga natin to kasi may papalit eh. May papalit sa tahan ng pinakamalungkot eh. Ito nga, basahin ko nga. Ah, ito. Naglalabas ngayon ng chismis ang industriya ng telebisyon tungkol sa posibleng pagtatapos ng kontrata ng It's Showtime sa GTV ngayon 2024. Ayon sa mga chismis, maaaring ilipat ang nasabing noontime show sa GMA Network main channel. Alright, walang opisyal na pahayag mula sa kahit anong kampo patungkol dito kaya nananatiling usap-usapan lamang ito ngayon. So, marites-marites pa lang. Alright, so, eto. Napag-usapan, tahan ng pinakamasaya versus It Bulaga versus It Showtime sa ratings war. Nakakakuha ng atensyon sa industriya ng telebisyon ang patuloy na laban sa ratings ng tahan ng pinakamasaya, It Bulaga at It Showtime. Ayon sa mga ulat, hindi pa rin umaahon ang viewership at audience share ng tahan ng pinakamasaya kumpara sa kalaban na It Bulaga at It Showtime. May mga chismis na nagsasuggest na maaaring ilipat ang tahan ng pinakamasaya at bigyan ito ng huling pagkakataon na mapabuti ang kanilang ratings at kung hindi, maaaring ibaon na ito sa ere. Ibaon. Grabe naman kayo, ibaon talaga. Ngunit ito yung mga chismis lamang at walang kumpirmasyon mula sa mga namamahala ng programa. Ah, ito pa. TikTok lock papalit kay tahan ng pinakamasaya? O, naglalabasan din ang mga chismis tungkol sa posibleng paglipat ng TikTok lock bilang pangunahing noontime show sa GMA Network sakaling hindi magkaroon ng pag-ahon ng tahan ng pinakamasaya. Ito ay mga spekulasyon lamang at dapat abangan ang mga pahayag mula sa kinaukulan para sa opisyal na impormasyon. Patuloy pa rin ang panonood ng mga manonood sa kanilang mga noontime shows ngayon. So, ganito ang siste, mga kababayan. Ito nakikita ko dyan. Ito, sarili ko lang opinion na. Hindi ko naman sinabi na ito na yung totoo. Sarili ko lang opinion. Kung papalitan ng TikTok clock, itong tahan ng pinakamasaya, hindi sila sa GMA 7. Ako, sigurado ako na itong It Showtime ang ilalagay dito sa GMA 7. Kasi sabi ko nga sa inyo eh, lumalaban ang dikdikan nito sa TV ratings maging sa online views. At itong tahan ng pinakamasaya, kung sakali mang palitan sila ng TikTok lock, ano mangyayari ngayon sa tahan ng pinakamasaya? Wala na. Malungkot na. Nasa GTV na sila, Channel 11. Tapos, papalitan sila ng TikTok lock. So, ibig sabihin, mas mauuna sila mag-show kaysa sa TikTok lock. O, ganun yung mangyayari. Di ba? Kasi wala po talaga eh. Kahit anong gawin ngayon ng Tape Incorporated, napakahina po nila. Yung engagement nila sa television, maging sa online na views, napakababa. Kinakailangan pa nga nilang magpa-premyo para lang ma-share yung kanilang live stream, di ba? Gumagastos pa sila ng gumagastos para lang dumami yung kanilang engagement. Pero kahit anong gawin nila, wala po mga kababayan. Wala talaga eh. Kasi yun ang pagkakamali nila eh. Kasi tinolonggis mo kasi
TBJ, kung hindi nyo tinalonges itong TBJ, ang ganda na sana. Kung hinintay nyo muna mag 50 years sana. So, masyado kasi kayo nagmamadali eh. Gusto nyo agad, ano tawag dito, i-take over yung Itbulaga. Ano nangyari? So, kung ito totoo mga kababayan, wala, talagang ano na, talagang lulubog na itong tahanan ng pinakamasaya. Wala na po mga kababayan. Goodbye my teacher, goodbye na. Wala na po talaga. Mukhang sa kangkungan na ito pupulutin. Kaya lang po ang ating scoop mga kababayan. Kaya lang po muna. At bilang pagtatapos, sa huling pagkakataon, gusto ko kayong batiin lahat po tayo ng Happy Valentine's Day. Sana po, no, sana po lang, hindi lang po natin sineselebrate itong Valentine's Day tuwing February 14. O dapat po araw-araw. Diba? Ganun ba yun? Kailangan magpakita ng pagmamahal mo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kilala mo, sa February 14 lang. Hindi, dapat araw-araw. Diba? Dapat araw-araw tayo nagpapakita ng pagmamahal kahit sino. Sabi nga sa Biblia, sabi ni Jesus, kahit enemies mo, love your enemies. Diba? Kaya itong tahan na pinakamasaya. Mahalin nyo. Ha? Ito payo ko lang dun sa mga ano, sa mga Facebook pages na talagang nagtatanggol sa TBJ. Ito, halimbawa ko na, itong si Ito Ang True. Total Valentine's Day naman. At sabi ko nga, dapat araw-araw, eh, mahalin mo ito si Kanguso. Kanguso, ano, fan page. Love, 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 love. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to at sa iba mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.